kasi niyang doon siya nag-set up ng kainan niya sa ibang table. Sabi niya sa kanya, excuse me, wala kang friends? Ito na, ito na natin. Dahil ito ay tungkol sa friendship ninyo talaga ni Juday at ni Jolina na isa sa mga talagang parang ano, no, friendship goals. Pero ang hindi alam ng marami ay nag-umpisa yan talaga sa paninindak. At kayo ata ang naninda. Sorry. Ako nga. Ano ang ginawa niyo kay Jolina magdangal? Binuli ko siya sa set ng gimmick nung first day niya mag-taping. Kala mo kasi sino kong sikat. Kapal ng mukha ko. Pero paano niya siya binuli? Yun ang ano. Eh ayaw kasi niyang... Doon siya nag-set up ng kainan niya sa ibang table. Sabi ko sa kanya, excuse me, wala kang friends? Oh my God! Anong sabi niya? Anong reaction niya nung ginanon? Huh? Pumunta siya sa daddy niya. Si Juday, anong reaction ni Juday nung nandun siya nung ano? Alam mo, hindi ko maalala ngayon kung ano yung reaction ni Juday. Hindi ko talaga maalala. Pero, malamang knowing Juday, tumatawa yun. Bro, ano yun eh? Walang thought, no? Na parang nagsimula sa bulihan, pero hanggang ngayon, na natapos na yung gimmick, kasi nakatabaho na ba kayo ulit ng Jolens? Hindi na! Ha? Teka. Hindi na! Yun na yun! Ah, si Juday? Oo, si Juday nakasama ko pa sa isang soap sa ABS. Pero, lagi naman kami nakikita dati nun sa ABS eh. I mean, there was a time that there were a lot of shows na were being shot in ano in the studios of ABS. So palakad-lakad lang naman kami doon sa ABS, nakikita-kita naman kami lagi, or we would have lunch out, dinner out, ganyan. Mm-hmm. Kaya, ay, pumira pa ako kay Juday for 1 month eh. Ah, ang galing. So, mm-hmm. Ganun talaga ka-type yung ano, friendship. Yes. So, ano yung secret? Ha? Ano yung secret? Kung bakit parang from 1996 ba yung gimmick hanggang sa ngayon na present, di ba? Secret? Siguro because I can only say, ha, at least for our group. I think we were quite honest with each other. Mm-hmm. We were not out there to compete against each other, but we help each other a lot. Iba kami noon eh, nagtutulungan. Pag wala kang costume, papahiramin ka ng costume. Sapatos. Pag if you're not feeling well, I'll fill in for you. Dun sa number mo sa ASAP. Okay lang lahat yun. Ang galing. Oo. Walang competition at all. Hindi ka makapag-makeup. Hindi mo matapos ang makeup mo. May makeup ang kapan nung makeup artist ni Juday. Yung ganun type. Yung tulungan mo muna nga si Mylene. Ganun. Yeah. We help each other. We motivated each other at work. Hindi yung bahala ka sa sarili mo, hindi. Pag mga crying scene, maghahawakan kayong magkakaibigan or maski kahit sino, yung mga kasama yung cover, yung ka-eksena mo, magtitinginan kayo. Nagkakakilan lang kayo ng mas in a more level of yung katotohanan. Mm-hmm. So yun yung secret. Wala kami, hindi kami nag-pretend, hindi namin siniraan ang isa't isa, hindi kami nag-compete against each other. Mm-hmm. Wow. Kaya hanggang ngayon, solid pa rin. Oo eh, kasi pagdating na sa level ng truthfulness, wala namang bida at saka baguhan eh. Correct. Pareho na lang kayo because you're all parang you're working on level of pare-pare tayong human. Ganun, lahat tayo may emotion. Ganun. Yes. Nako, ang galing. So yun ang ano, isa sa mga na ano nyo, na iuwi nyo from gimmick na hanggang ngayon ay daladala nyo pa rin. Bukod sa syempre, okay, sa mga natutunan nyo in life, no? Dahil bilang person. I think that's one of the reasons also why I am in, where I'm very, I have this nice relationship with the young
mga co-actors ko, yung mga nagiging anak ko, pamangkin ko, whatever, whatever. Mm-hmm. Kasi hindi ako nakikipag-compete din sa kanila, lalo na. Correct. And team player ako, yung parang, come on! Pagtulungan natin itong eksena, pareangat yung eksena, ganun. Hindi makasarili yung intention. Mm-hmm. Ang galing, nakakatawa naman, di ba? Mm-hmm.